Kailangang magsagawa ng paghigpit sa budget ng Eastern Visayas sa susunod na taon dahil nabawasan ng 6.44 billion pesos ang national tax allocation para sa kanilang mga lalawigan, lungsod at mga bayan. Sinabi ng regional na tanggapan ng Department of Budget and Management noong Lunes na ang pambansang kita sa susunod na taon ay nabawasan ng 38.08 billion mula 44.52 billion ngayong taon dahil sa pagbaba ng mga buwis na nakolekta ng mga ahensya sa kasagsagan ng pandemya noong 2020. Ang alokasyon para sa anim na lalawigan sa rehiyon ay bumaba na 11.22 billion pesos mula sa 13.11 billion pesos ngayong taon, habang ang gastos para sa pitong lungsod ay bumaba sa 8.22 billion pesos mula sa 9.61 billion pesos. Ang bahagi para sa bawat lalawigan, lungsod at bayan ay nag-iiba depende sa populasyon at lupain. Sinabi ni Laceras na ang 2022 na alokasyon ng lokal na pamahalaan ay tumaas dahil sa mas mataas na kita ng gobyerno noong 2019, isang taon bago ang pandemya. Ang isa pang dahilan ay yung unang taon ng pagpapatupad ng Mandanes-Garcia ruling ng Korte Suprema na naguutos na isama ang lahat ng pambansang buwis sa paglalaan ng pondo para sa lokal na pamahalaan. Pinabura ng mataas na hukuman ang petisyon ni Batangas Governor Hermilando Mandanes at dati Bataan Governor Enrique Garcia Jr. na ang mga local government units ay may karapatan sa just share sa lahat ng national taxes na nakolekta at hindi lamang mula sa Bureau of Internal Revenue. Sa tumaas na bahagi ng budget, inaasahang magiging responsable ang mga LGU sa pagpopondo at paghati ng mga aktibidad na inilaan sa kanila sa ilalim ng Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991 at iba pang kasunod ng mga batas. Yan ang ating balita ngayong oras na ito. Ito si Eloy Sidinglasan para sa The News Feed. The News Feed.